ito guys yung ating gagawin ngayon. Magkakabit tayo ng welding neck flange 8-inch na plus 300. Yan. So ito yung ating ikakabit ngayon sa pipe. So ito mga kamital, bago natin ito kakatingin, kailangan lagyan muna natin ng markings. Gagamitan natin ng wrap around at kakatingin natin ito sa pamamagitan ng grinder para straight yung kanyang pagkakating. Kasi pagkagamitan natin ito ng gas cutting torques ng manual, so hindi natin matatansa yung kanyang straight eskwalado. So mas maganda gagamitan natin ito ng grinder. Yung malaking grinder yung gagamitin natin sa pagkakating. Okay, so para pantay yung kanyang edge dito at hindi na tayo mahihirapan sa pag-fit up, kasi itong ating plans ay napaka-straight nito, napaka-eskulado. Kailangan lilinisan na lang natin yan. Para hindi tayo mahirapan, kailangan eskulado din yung ating pagkakating dito. Kung mayroon man siyang kunting diferensya, pwede nating eskulahin at igagrind lang natin. Okay? So ngayon kakatingin natin ito. Itong linya na ito ay linya ito ng tubig at malakas ang pressure nito, kaya ginagamitan natin ng welding neck flange class 300. Okay, so ngayon kakatingin muna natin ito. Metal nakating na natin at iniskwala ko na to. Ayan, kung napapansin nyo dyan, iskwalado talaga yan. Pag ikabit na natin yung ating plans na welding neck, hindi na tayo mahihirapan dito sa kuha ng kanyang gap. Para balance yung kanyang gap, kailangan iskwalado din ito. Okay, so hindi na natin kailangan magti-trim, basta makuha natin yung iskwala nitong ating pipe. Yan. Sa pag-iskwala nito, kaya tapat lang natin yan, iskwala natin. Yan. Tapos i-cross din natin. Yan. Kailangan magkalapat yung kanyang bawat gilid. Yan, lapat dyan at lapat din dito. Yan, i-X din natin. Yan. So ngayon, i-bevel na natin yan. Kukuhanin na natin yung kanyang standard bevel na 37.5 degree. Okay? So sa pagkuha ng kanyang bevel nito mga kametal, mayroon na akong mga tutorial about sa pagkuha ng mga bevel. So kung ano yung thickness nito, yan, ita e tan of 37.5 nyo lang. So thickness nito, tan of 37.5. Yung ating standard na bevel. Degree. Okay? So ngayon bibilan natin 'yan para may pitap natin yung ating plans. Sa pagbibibil nito mga kamital, so ito na yung palatandaan ko. Kinuha ko na yung hanggang saan tayo magkuha ng kanyang bibil. So hanggang dito siya. So 'yun yung kanyang 37.5. So gagamitan natin ng grinder na malaki. So grinding wheel yung ating gagamitin para ayan. Para mabilis siyang mag-grind. Okay? So sisimulan natin yung pag-bibibel. We'll be right back.
Okay, so ayan na yung ating finished bevel mga kametal, yung ating 37.5 na standard degree ng ating bevel. So pagkatapos, para kumintab yung inyong bevel, so gaya ng pinakita ko kanina, itong cutting wheel nyo, ganoon nyo lang para kumintab yung bevel side ninyo. So ayan. So dito naman sa ating face dito, so yung kanyang tolerance niya is 1.6 dito. Okay, so kailangan nating linisin yan dito din sa loob tsaka sa labas para hindi tayo sasakit sa x-ray. So ngayon, ikakabit na natin yung ating flange. So bago din natin ikabit yan, so kailangan linisan din natin yan, labas at loob, pati yung kanyang bevel. Okay, so lilinisan muna natin yan. Ganyan lang paglinis ng ating flange mga kametal. So tanggalin lang natin yung kanyang mga pintura dito at i-finish na rin natin at siguraduhin din natin na mag-ride natin doon sa loob. Ayan. So ganyan lang pag-prepare ng ating joint, butt wheel joint. So ngayon ipipit up na natin ito doon sa ating pipe. Ayan. So mga kametal, yan na yung ating joint. So kailangan lang natin maglagay ng stand para ma-fit up natin ng maayos yung ating flange, lalo na pagka malaki yung ating flange. So gumamit tayo ng stand na ganyan. So gumamit tayo ng gap dito na 3mm na gap.
So hindi na tayo nahihirapan sa pag-eskwala kasi eskwalado yung ating mga edge ng ating pipe at saka yung ating flange ay libilado na yan. Okay? Dito naman sa loob. Yan, kailangan yung kanyang overlap. Kailangan tingnan natin, kapain natin sa ilalim kung balance ba yung kanyang overlap niya. Okay? So dito naman ay magkaparehas lang yung kanyang inside diameter sa ating pipe at saka inside diameter nitong ating flange. So walang problema. Hindi na tayo mahihirapan sa pag-balance. Kasi i-level na lang natin 'yan. Kaya yan, level na level 'yan. So ganyan lang yung ating pag-fit up. So mamaya kasi flange to flange ito, pagka magkabit na tayo ng isang flange doon, so puputulan pa natin yung ating pipe doon. Bago tayo magkabit ng isang flange doon, kailangan i-level muna natin yung ating butas dito. Yan, kailangan levelado yan at i-fix natin yung ating pipe kung kinakailangan ating i-tacking para hindi siya gagalaw. Puputulan muna natin itong yung ating pipe. Mayroon na akong minarka dito. Yan. So dito ko siya puputulin at lalagyan ko rin dito ng flange. O kagaya nun. Yeah. At saka i-bibil din natin. So kailangan ng tuwid yung ating pagkakating. Kailangan naka 90 degree talaga siya, eskwalado, para hindi na tayo mahihirapan sa pagkabit ng ating welding neck flange. Kasi weld neck ito, hindi gaya ng slip-on flange, ay hindi siya mahirap i-fit up yung ating slip-on flange. Kasi sakit lang yun, kahit may kunting diferensya, hindi siya eskulado, ay pwede na yun. So dito talaga sa butt weld ay kailangan hanggat maaari eskulado yung ating bawat ipipit up dyan, yung ating pipe at saka yung ating flange. Or pipe man yan, or pipe to pipe man yan, kailangan eskulado para hindi tayo mahihirapan sa pagkuha ng kanyang eksaktong gap. Kasi yung ating mga QC, pagka makita nila yan na hindi balance yung gap, dito medyo maliit ng gap, doon sa kabila ay malaki, so yung plans mo ay libilado na, hindi pa rin nila tatanggapin yan kasi doon sa gap ay hindi balance. At saka yung welder ay magre-reklamo din pagka hindi balance yung gap. Naniniguro din yan sila mga kametal, yung mga welder na mag-welding nito, kasi x-ray ito, so yung certificate nila ang nakasalalay dito. Okay, so ganyan lang mga kametal. So mamaya pagpatuloy natin yung pag-fit up doon sa kabilang side naman ng pipe. Okay, so kakabitan na natin ng flange yan mga kametal. So itong flange natin, nilevel na natin ito, nilagyan na natin ng spirit level at kinuha na natin yung level nya. Pagka makuha nyo ng level yung bawat butas,
Yung pag-level nito mga kamital, kailangan dito. Dito or dito or basta straight siya. Ayan. Yung kanyang pag-level. Tapos pag ma-level na siya mga kamital, i-tacking nyo dito para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan, tacking nyo. Ayan. Pati dito ng pipe nito, kailangan levelado din. Okay? So dito, kinuha ko na yung sentro ng ating pipe para hindi na ako gagamit ng spirit level. Pati itong ating plants, kinuhanan ko na rin ng sentro. Ayan, sa pagkuha ng sentro, ganyan lang yung pagkuha ng sentro natin. Lagyan nyo lang ng X dyan. Ayan. Pati din doon sa opposite niya. Ayan, opposite. Mayroon din X yan. Tapos, itong center na ito, dalhin nyo dito sa taas. Ayan. Ayan. Para, itapat nyo lang dito sa marking na ito. Okay? So, ikabit natin yung ating plants. So ayan siya mga kamital, natapos natin ma-pick up yung ating pangalawang plants. So ready for welding na ito. Kung napapansin nyo dito, may mga kunting-kunting pang mga kailangan i-grind. So kailangan tanggalin natin yan kasi makakadisturbo yan sa pag-welding. Magkukos pa yan ng porosity pupunta sa ilalim yan. So kailangan malinis na kagaya nito. Okay? So yan, ay ready for welding na yan. At pati doon sa kabila. Yan. So yan, ganyan lang yung pag-repair ng ating butt joint mga kamital. Ng ating 8 inches na pipe at ang ating welding neck plants na class 300. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kamital. Sana mayroon kayong natutunan sa video nito. At kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So yun lang mga kamital at maraming salamat sa inyong lahat.